ako sa paggawa ng aking sauerkraut, napakahirap po mag-set up ng aking camera. Hindi ko alam. Ayusin mo na, please. Magkapot lang liit ko. Okay na? Ang log. Ha? Parang nagla-log kanina. Ano lang nila? Hindi, shinare ko kasi. Pakitingnan mo nga, baka wala akong ubi dyan. Wala na, ayaw mo. Okay na? Oo. Hello? Ang title po na akin, nilagay ko po sa German po yung title ko kasi nga, ito yung gusto-gusto nila na ginagawa ko. I'm making sauerkraut na kanilang favorite na pagkain, mga Germans or mga Europeans. Pero sa Germany po talaga lang originate ang sauerkraut. Okay, magbukas lang po ako ng kamay. Ayun lang ha. Bukasan ko lang ako ng kamay ko. Nahugas na hugas. Actually, nahugas na po ako eh. Hugasan ko lang ulit. Ang title ng aking tela, hugas. Hugas na ako ng pamilya. But before anything else, I would like to say hello. Guten Morgen. Meine liebe Freunde aus Deutschland. Heute ich habe Mama Sauerkraut. Okay? Samahan niyo po ako sa paggawa. Kasi po ito, actually, ilang days na ako nag-upload ng pangatlo ko na yata ito na video about sauerkraut. Yung mga past, hindi po yun yung like. Kumbaga may mga edited na part yun at matagal-tagal to gawin ng sauerkraut. Ginawa ko po dahil, gagawin ko po dahil may nagpapagawa sa akin na katulad ko rin na may GERD or acid reflux. Okay, sabihin ko muna sa inyo, ito po bali 3 kilos po ito ng green na cabbage, nahuwas ako na po mabuti. Hindi po ito organic. So, kailangan lang hugasan natin mabuti at wala akong purple na cabbage. Wala ka bayla, wala akong hanap. Pinabili ko lang po ito sa kapitbahay ko. At tinanggalan ko na rin po ito ng mga ganyan. Kung ito po gawin natin ha. Tingin lang natin, umuuga kasi itong lamesa ko. Gusto ko na bumili ng bagong lamesa na matibay. Ayan, umuuga. Ayan, nakamalayo yung camera ko. Sana naririnig niya ako ng malinaw. Bawasan ko pa siya kasi yung kumaga nito, ipapatong ko ito mamaya sa ibabaw ng jar. Bago ko siya takpan, kailangan po hugas na hugas itong ating cabbage. Dahil hindi po ito organic. Okay? Medyo lilitan ko lang. Medyo late na po ako kasi nga ang tagal ko mag-set up niyang ano. Ang ginagamit ko na camera dito, yung cellphone na mumurahin. Sana maganda yung aking video, yung lalabas na video. At yung aking cellphone, napakabilis malobat. Ang bilis niya i-charge, sobrang bilis niya rin malobat. Yan po ay isang oras lang. Fully charge na siya. Pero mga 2 hours lang siyang tatagal. Itong cellphone na to, inabot siya ng 4 hours pag naka-full charge siya. Hindi, bumura lang siya ng cellphone, pero okay pa yung battery. Hindi ko lang alam kung anong magiging itsura ko dyan, kung clear ba siya or blur. So, pagpasensyal niyo na po muna at wala pa akong camera na hindi talaga ginagamit sa pag mga vloggers. So, pag-check ano lang po muna natin, no? So, here, check ko na po, no? Kailangan lang. Maliliit po tapat-check. Sabi ko, wala akong upload na video. Kaya ito na lang. Mag-ilis ako nitong pickled sauerkraut. Ito po ay pagkain ng mga German. Hindi po ito nawawala sa kanila. Sa kanila po ito na originate itong sauerkraut.
natin kung pronounce natin sauerkraut, pero kung sa kanila silent R, parang sauerkraut. Kung tuwa sila, lalo yung ating nabi, pag ganito ang ginagawa ko, masaya-masaya siya. Sana nanonood siya. Anak, invite ko naman si bungso anak na ano, na pinupanood niya ako para may ano ko. Pagdagdag sa ating watch hours, anak. Hindi ko pa tinatanggal yung gitna. Yung pinaka, medyo makalat lang ito pag ginagawa eh. Saka maubusan ako dito ng energy kasi kailangan. Siguro hindi ko ito ubusin. Ito yung mga jar na paglalagyan ko, mayroon pa dito. Kung hindi siya magkakasya dyan. Kung pagbibigyan ko nito, taga-Pasig, siguro ipapahirap ko muna sa kanya yung jar. Tapos pag pagka may ipapakit up ulit siya dito, ipapit niya lang din sa delivery rider yung aking jar. Mason jar. Ito kayo sa mga may maitim. Para kasi yung nalamig ito eh, kaya medyo may maitim. Pero hindi siya doon eh. Ito yung lipas at ito yung mabuti kanina umaga. Ito po yung cabbage na Scorpio. Scorpio yata ang tawag nila. Ito po kahit na lamas-lamasin itong cabbage, hindi siya naduduro. Para makunat. Yung mga actually kung napalig yung ating mga previous videos about SoundCloud yung pinadala sa akin na nasa palikbayan box, hindi ko talaga siya ma-appreciate, hindi ko gusto yung lasa kasi nga ang tagal niya nang nasa syempre papunta dito sa Pilipinas galing sa Germany 3 months ba naman pagdating dito, hindi ko na talaga siya gusto yung lasa niya. Ang lasa ko mapait-pait na sa sobrang taga kasi na, mainit, di ba? Kasi po ito, pag mainit yung lugar niya, itong saw, itong, ang mga fermented na mga pagkarapin ni ferment natin, madali po siyang mag umasin. Na temperatura, ang bilis po mag-grow ng mga bakterya, good bakterya, at yung pong aasim agad-agad yung ating mga pre-permit na mga gulay or prutas. Parang ang dami nito. Hindi ko alam kung ano oras ko ito magkatapos. Kasi nga ang tagal ko lang set up nitong kanina po nag-attempt na akong mag-live pero dinilit ko dahil nga hindi ko maintindihan na naglulo ko. Sabi nga mag-premiere daw. Eh, hindi naman ako nag-premier. Kung may nakipindot akong mali, hindi naman nangyayari. Mag-premier siya, hindi naman ako nag-premier. Buti na-delete ko kaagad. Ikatulad nung mga previous ko na live, magkakamali ako ng pindot, bago ko ma-delete yung nakalagay na premier, ilang araw, bago ako na notify na i-delete ko daw. Pwede rin ganito gawin nyo. Tatanggalin yung gitna. Yung iba, sinasama pa itong itinapatulo sa iba, sa pinakaibabaw nyo para, para mag-submerge yung ating cabbage sa brine. Kailangan po kasi ito, naka-ano siya sa brine kasi pag hindi, hindi siya nakalubog, makakaamag siya. Pero mas gusto ko naman po ito kaysa sa kimchi. Mas masarap po ito para sa akin po ah. Mas gusto ko ito kaysa sa kimchi. Saka ang hirap gawin ng kimchi. Ako, yun yung ayaw ko nang ulit-ulit yung pang gawin. Gumawa ako dati. Nakadalawang gawa ako ng kimchi. Ayaw ko nang ulit. Napapagod ako. Sobrang nakakapagod. Anak, pa-check na yung cellphone ko na Samsung na kung ano na. Kung charge na. At bakit hindi na yung comments? Utusan ko itong anak ko kasi nga.
Buti hindi lang hindi alam mo kung saan ko nakitinggan. Intermitido yan eh. Meron na po comment na? Wala. Sila ang halaw na. Hello, sis! Thank you sa pagdalaw. Tingnan ko lang dito ba kasi ito. Lagay ko dito sa harap pa itong mga ano. Thank you sa inyo, sis, ha? Ay, sis! Sis, oo, sa ano. German yan, sis. Nakalagay. Hello, dear friends. Ibig sabihin niya, sis. Hello, dear friends. I'm making sauerkraut. Sa English. Ayun, may notification pa. Yung kung nga mo na itong notification ko. Ayan, itong sound. Kalistrap eh. Ano kasi ngayon, may mga trabaho sila, yung mga friends ko na German, so wala naman sila. Saka hindi sila may social media, no? Kahit yung mami ko. Sabi ko sa kanya, panoorin mo naman kung gagalit ka sa akin, lalo short time. Wala silang time yung gaano, hindi sila, dito tulad natin mga Pilipino, na parang naging libangan na ang social media, sa kanila hindi. Tapos kayo ito, kaagad ano na to. Makalat kasi, pag binibisan ko makalat, parang ako tatakot ako magkaroon ng kalat. Nag-comment lang sila, nag-message lang sa akin. Kasi nga, shinare ko sa mga, sa WhatsApp, sa Messenger, may mga trabaho sila. Saka hindi nila yung iba kong mga friends, since hindi nga sila mahilig sa social media, hindi nila alam na pag nasa YouTube ka, pwede kang kumita ng malaki. Yung iba kong friends, sabi ko, na, ano siya sa ang ano yun, wala yun kasi hindi nga sila nag hindi siya mahilig. Kaliba sa mga guramis na, mga lawlaw na. Inisip niya, paano naman kikita dyan? Imposible naman. Inumuna ako, makatim na lang muna ako. Saan na ito? Ipagit ko lang. Na makakisa na lamunan. Pag nangatip ka naman na lamunan ko, ang tagal mawala. Siguro ang gagawin, hindi ko talaga ito busin. Tingnan ko. Ito naman, pagka nalamas na siya, konti siya, may trabaho kasi yun, wala siyang time mag gumawa ng sarili niya na probiotics. Minsan na kahit yung milk kefir, bumibili ko siya sa akin. Sabi ko ano, kahit bayaran niya lang yung halagang milk, ganun lang. Kasi hindi naman talaga ako nagbibenta ng mga ganito. Pinamimigay ko nga lang kung sino may gusto, kung hindi ko naman kayang ubusin. Yun yung kulay violet ko na ginawa, na ano. Sa workout, pinamigay ko lang yung iba doon. Kunti lang tinira ko dito sa akin.
Eh, nanti ko na matandaan yung mga binigyan ko. Pati yung grains ng lokipir. Opo, puno na siya, oh. Ano kahit ito na puno? Siguro dun sa isang panggana ko ilalagay. Ang dami nito. Hindi ko na siguro tatanggalan. Ang kapal na tinanggal ko dito na ano, na layer ng hindi talaga, nakita ko dito, oh. Hindi gaano malinaw. Kung kailangan ko si teka, tingnan ko lang. Edges ko lang itong edges ko lang kung gaano ba siya kalinaw. Ito. Quality advance. Tingnan natin kung malinaw. Malinaw itong Samsung, syempre. Kasi dito sa ginagamit ko. Ang problema, ang bilis malobat. Ganito po talaga ito, fast charging ito, pero fast lobat din. Itong tiklada, ganun lang natin, no? Pero mas mabilis pag iganyan na lang. Yun, no? Kung gaganyan ako, ang bilis ko. Pwede makalat kasi. Pag ako kasi nagagawa ng mga ganyan, ayoko na nagtapos. Kung hanggang sasahig hanggang dito sa lamesa ko, pala tayo ko noon. Kaya gusto ko dahan-dahan lang. Lumabas ako. Bila ko ng mga pangsala na nire-request ng mga friends ko na mga German strain. Yung mga nagsend sa akin ng recipe. Sabi ko pag lumabas ako, saka yung iba naman kasi hindi ko naman mahanap dito sa atin. Wala naman available dito. Ako babagay, sabi ko na ako. Hindi ko lang sabi natin yung mga yan. Ng aking mother. Yes, sa amin, sa banyo namin. Bilig na ako sa mga tao dun, eh. Samantala dito sa hindi ka pwedeng lumabas o pumunta sa maraming tao. Kahit na okay na sa kanila, hindi ka pwedeng pumunta sa maraming tao na hindi ka nakamask. Sana po gawin pa rin po natin yan dahil hindi pa po tapos ang punta po tayo sa crowded na mga lugar. Magsuot po tayo ng mask. Hindi naman po tayo mapapahama kung magsuot tayo ng mask. Walang mawawala. Mayroon na naman yung, dumadami na naman yung may. Yung bagong barya. Del Tacon. Hindi po yung nag-iingat tayo kaysa magkasakit tayo at mahirap magpagamo. Iba kasi ayaw maniwala. Hanggang ngayon. Natutuloy yung pandemic. Ito naman po talaga pandemic dahil di pa usang technology way back 100 years o nung sobrang tagal na noon na kahit nasa Biblia, nasa Biblia din po yun na talaga nagkakaroon ng pandemic. Niwala po tayo.
At ang dami na pong namatay na tao, na mga kilalang tao, dahil sa COVID na to. Kaya nga sabi ko, maswerte tayo dahil, maswerte pa rin tayo. Dahil ito pa itong pandemic na to, hindi kasi tulad ng pandemic nung bubunik lake na tinatawag na pandemic. Yun talaga pag nasarong ka, nadapuan ka nun. Parang antayin mo lang namatay ka. Hindi ka nagagaling. Kaya kahit paano, maswerte pa rin tayo dito sa pandemic na to dahil maraming gumagaling. Nag-message ang aking family member. At sabi niya, wala lang siyang time. Huwag ko talaga nalang muna ako. Kailangan ko umuha ng bubi. Muna lang ako ng COVID, no? Wala ko kasi nga nung nagka-COVID kami nung September. Naka-experience pa rin ako hanggang ngayon ng long COVID. Long COVID pang tawag. Kung iba nga, taon talaga bago na wala yung mga ubo nila, yung mga nararamdaman nila na yung long-term na effect ng COVID, ng virus. Ang tawag ko dito ay long COVID. Muna yung ano po. Muna ito pang ito magaling ako. Paano kaya ito halong-halong din? Teka lang mo. Ilagay ko dito. Actually, dami ko dito mga nalagayan na ano. Dami ko mga nalagayan dito na teka lang mo. Dili lang po, no? Kapag-laglagan ko ng mga buto dito. Wala na po na gaya. Kapag-laglagan, kapasag ko ng mga buto. Nasa po.
ito dito. Bili ito lang dito sa ano po. Dito. Okay. Okay, yung sunod na, yung iba dito ko na ilalagay. Dito na dito po. Thank you sa nanonood sa akin ngayon. Kasi naman ito. Tagatin na ko yung comment ng aking chat box. Hello, V. Thank you so much for coming. Sa Lona, mga aking mga sisi, sa Gorlit, saka sa Marilyn Changu, at mga naging friends ko sa mga nakilala ko sa YouTube. Sa totoo lang, dati sa Facebook, marami akong friends, mas siyempre, mas marami tayong friends sa Facebook, no? Kapag marami akong friends sa Facebook. Kumbaga madali lang mag-send sa kanila ng message, no? Kami, itong mga nakilala ko sa YouTube, nakikita-kita lang din kami sa mga LS ng mga kakilala namin. Ngayon, nakilala lang din sa YouTube. Pero personally, hindi talaga. Parang mas naka-enjoy ko itong sa YouTube kaysa sa Facebook. Anak, naglalagin nga. Huh? Naglalagin niya yata dyan. Bakit? Saan mo makikita? Ay, natuloy siya dito. Dito siguro sa akin. Ito kasi yung sa akong cellphone, parang kumakas niya sa data. Ayan o. Nag-i-stop siya dito. Gusto ko talaga itong lamit sa kato. Ito ko pwede ipatong dito yung camera kasi na, uupa siya. Sana clear yung ano, yung boses ko kasi nga, hindi pa ako nakabili ng microphone. Kasi, sabi kasi nung ano, nag-research ako, yun daw mga microphone na nabibili sa ewan ko, nabibili sa Shopee o sa Lazada, pwede rin hindi mag-match dito sa aking ano, unit dito sa Samsung. Iniisip ko pag bumili ako, hindi mo sayang na naman. Ewan ko, pag pumunta siguro kami, saan dyan na ano, makakita ako ng may maitim siya o, parang nalamog ito eh. Nalamog siya, hindi ko. Sana kasya na dito sa dalawa yung ano. Magagawa ko ganito. Uwasan ko po. Naka-silent naman itong isa kong monitor kasi nga pag naka hindi siya naka-silent na rin po. Ayan, may mga maitim kasi nalamog. Naman siya dumi. Itim lang. Sa kabagsak-bagsak. Siguro pahagis-hagis. Mga kasama ko na mga nakilala ko sa YouTube, no? Nakaka-ano rin, mag-iisip ko ano ba ilalagay mo, i-upload mo na video. Mag-iisip ka kasi nga kailangan mong yung YouTube channel, kailangan mong gumawa ng mag-upload ng video palagi.
Sabi ko nga dito sa anak ko, siya naman eh, nakaupo lang dyan, habang nakaupo, ang content niya kasi about sa kanyang ginagawa. Kinala niyo naman anak ko, diba? Kung mga nandito. Sis Alona, ang tawag dito sa sauerkraut, hindi ito niluluto, sis. Ano to, ang tawag dito lacto fermentation. Pagkain to, sis, ng mga European. Pagkain to ng mga Germans. Side dish. Sobrang rich sa probiotics. Para madali siya na mas lamasin. At syempre, kailangan ng kamay natin. Sobrang malinis. Hindi naman ako pwede mag-lux dito. Hindi po pwede mag-lux dito. Siguro ang dapat kong gawin, lagyan ko na ito ng asin habang nagaan tayo. Kasi kailangan isusuko na natin ito sa asin ng mga ilang minutes bago ilamasin. Una ako ng asin. May mga asin. Ang tawag ko sa asin na to, sea salt. Ano po ito yung, hindi siya iodized. Natural salt po siya. Yan. Nakalagay po kasi dito sea salts. Sea salt, German po kasi yan. Yung kasi mga ano po dyan, may mga pangalan yan dahil pag nandito ang habit mo, hindi niya naintindihan. Kaya may mga tag po yan na German ay nakalagay sea salts. Sea salt. Lagyan natin ito. Kung isang kutsara, ano yung lalamang ng kum? Paki. Lagyan natin isang kutsara, no? Kung ito na gaya ko. Kung ulit ako ng tubig, ano? Makati siya sa lalamunan. Ay, hindi ko talata kasi ito. Dagdagan ko pa ito ng sa pagkutsara. Actually, ano lang ito eh. Teaspoon ginagamit ko. Ito yung, ito na yung ano niya. Kung sa yung mga ano natin yan, para ito na yung preservative niya, asin. Para mag-produce siya ng probiotics dito. Asin lang ilalagay. Pag gumamit dito ng hindi natural salt o Himalayan salt, basta natural salt po na walang, hindi iodized, walang chemical, yung kanin salt. Ito po yung nag-create dito o tumutulong para mag-produce siya ng probiotics. Hindi ko ito lalagyan ng apple tulad ng mga ating ginawa ko noon. May apple yun eh. Lagyan lang natin ganyan. Ito para mamaya bababa na ito. Pag nalagyan kasi natin ng asin ang mga gulay, makikita niyo nagtutubig na siya ng pusa. Yung apalagin, no? Mag-ito ang pinubong. Habang nag-chat ako nito dito, pero pagbaba naman ito, dahil nga nasa ibabaw yung asin, hiyaan ko lang siyang ganyan, saka ko siya lalamasin mago. Okay, tuloy ko na yung pag-chat nito. Natitira pa na cabbage. Ayaw ng mga milk or dairy products na tulad ng milk kefir or ayaw ng yakult, matamis. Dito po kayo.
kayo, yung mga may issue, may gut issues, may acid reflux, IBS, or acid reflux din sa pagtawag din is GERD or gastroesophageal reflux disease. Yan po ang ano, ang ibig sabihin ng GERD. Yung si Duterte, mayroon po yung GERD, kaya po ganyan nyo na sinasabi nila may malalang sakit. Actually, hindi naman po siya malala eh. Magiging malala siya at mauwi sa cancer kung pababayaan. Kung kakain tayo ng kakain ng mga kontra, na lalo mo papalala sa acids na bumula dito sa atin kasi umakit siya dito eh. Pwede yung madamage yung ating lalamunan dito. Madadamage siya at pag laging ganun, mauwi siya sa cancer yung ating lalamunan, cancer tayo sa lalamunan. Kaya kailangan, pag nakakaroon kayo ng ganyan, laging maasin yung inyong, parang maasin yung laway nyo, pag bumigay kayo, napaka-acid. Acid reflux po yan. Pag lumala, naku, hindi nyo na maintindihan, pag pumunta kayo sa doktor, at di nyo na paliwanag mabuti kung ano yung mga nararamdaman nyo, kung ano yung nasabihin, or nasabihin ng doktor, wala, wala ka na masakit na ano. Pero nararamdaman mo, parang akala mo, mamamatay ka na, or ang dami mong sakit na hindi mo maipaliwanag kung ano nararamdaman mo, hindi ka makatulog, nagka-anxiety ka na, nagpanic attack ka na. Yun po yung GERD. Sa ano po yun natin dito? Kasi kapag ito may, lalo pag na-stress tayo, di ba ang mga pinutya natin? Damay-damay na. Ang dami mo lang nararamdaman na kung ano-ano. Sasabihin mo, ano po, mamamatay na ba ako? Kung ano-ano, hindi ka makatulog. Magkaka-insomnia ka. Ganyan po yan. Tapos pag pumunta kayo sa doktor, sasabihin, o re-resitahan kayo ng, sasabihin nga, yung acid reflux, re-resitahan kayo ng PPI or proton pump inhibitor. Yan po is, pag lumapas na lang one month tayong umiinom, tapos ganun pa rin, ako huwag yun na ituloy. Huwag yun na ituloy. Minsan kasi ang acid reflux, either sobra sa acid o kulang tayo sa acid. Huwag yun lang ituloy pagka mahigit na isang buwan na umiinom kayo ng mga antacid na yan. Wala pa rin pagbago, huwag yun lang ituloy. Kailangan nyo mag-change ng lifestyle. Yung ating eating habit. Ito po, itong probiotics, hindi naman talaga siya sasabihin mo na pag kumain ka nito, nagaling ka na agad-agad, at aabusin mo na naman ang katawan, ang pagkain mo, ganun ka na naman ulit, kain ka naman ng kain ng mga mahirap tunawin, yung mga nagtitrigger sa acid reflux, hindi po ganun. Kailangan po, mag-change lifestyle tayo, kumain tayo ng mga pagkain na mayaman sa probiotics. Kung iba, hindi nila alam na may acid reflux sila, ang nararamdaman is masakit ang ulo mo. Parang nahihilo ka palagi. Pag nakakain ka ng trigger na pagkain, magpapalpitate ka. May ano pa dyan na tataas ang BP mo at kailangan masugod sa ospital. Inakala mo katapusan na ng mundo mo. Acid reflux. At ang gagawin ng doktor, pwedeng i-ano pa, kung tawag doon, endoscopy or ang endoscopy ay pinapasok sa puwet. Hindi ito sa lalamunan ang mga tawag doon. Ay, sa puwet pala, colonoscopy tapos yung endoscopy dito. Dalawa klase po yan eh, ang mahal ng bayad. Kung ano-ano na, mapagawa mo dahil nga hindi mo na maipaliwanag kung ano yung nararamdaman mo. Yung pala, makakagamot. Case lifestyle lang tayo. Pagdating sa pagkain, kailangan po natin kumain ng mga pagkain na mayaman sa probiotics. At iwasan natin may stress. Yun lang po ang gamot dyan. Pero hindi po yun isang limbo ka lang nakakain ito or nakaramdam ka lang ng konting ginawa. Balik ka ulit sa dati mo. Ano, hindi po ba ron? Hindi po siya ganun kadali. Taon din po ang bibilangin mo para mag-i-compay yung pakiramdam mo. Ako, hanggang ngayon, minsan nag-trigger pa rin. Hindi na po kasi ito na mawawala sa atin. Huwag meron tayong acid reflux or GERD.
forever na natin itong kasama. Balik-balik lang siya. Pag makakakain tayo ng mga pagkain na triggers ating nararamdaman. Or sa acid reflux. Pero hindi po si yung makikita nyo na pagkain ng padoktor, sasabi ng doktor, itong ganitong pagkain, bawal ko sumayi ganyan. Hindi po. Kasi may mga pagkain na pagkinain mo, hindi siya mag, hindi sasama pakiramdam mo. Para sa iba, triggered siya, tapos para sa iyo, okay lang. Isa naman, okay lang sa iba, sa iyo hindi okay. Ganun po yun eh. Kung mga nakalista sa pagbibigyan kayo ng ano ng doktor, kaya mag-research kayo sa Google o sa mga yung ano ha, yung mga maayos naman na tulad sa Mayo Clinic o WebMed, kasabihin doon, ganito pagkain bawal sa may acid reflux. Hindi, sumukan nyo pa rin kung kumain, pagka nag-trigger sa kanyo lang magkainin. Kung mga natural food yun ha, pero kung tulad ng ala, ano pa ba, yung mga bisyo, ay kaya naman po wala tayong sakit, bawal naman talaga yun na lagi tayong lalaklak ng gano'n. Kahit nga ang kape, bawal din, ang chocolate, ang kamatis. Dati po yung mga hindi ko yun makain, kasi nga nag-trigger talaga sa akin. Pero ngayon, nakakakain na ako ng gluten. Isa na lang natin, siguro okay na ito. Hindi na tayo sasama siguro. Itong isa, marami natin masyado. Di ko alam kung clear yung aking boses dyan. Masahin ko muna itong malito. Ah, hi sis! Hello sis! Dailin! Andito si Dailin Perez na. Ha? Hello sis! Kumaragdag din sa akin sa ha? Pumupunta rin niya sa akin sa kasi di ba ang LS na minsan kadalasan madaling araw? Thank you sis! Sis Dailin! Minsan nakapunta ako, nakaano ko sa LS niya kasi nagising ako ng madaling araw. Okay na to, hindi ko na po dadagdaga kasi marami na sa buhok ko. Ito, mga sisi, hindi po ito niluluto o ganyan lang. Hindi na kailangan lutuin. Ang galing ko lang kung kalat ko, no? Kasi nga, maglalamasin ko na. Lagay ko na dito. Hindi ko na ubusin ito. Ilagay ko muna dito ito. Para mabawasan ang kalat ko dyan. Madaling araw si Sis Dailin ng ALS, kaya minsan lang talaga hindi mo, hindi ka, never ka pala nakapunta sa kanya? Anak? Hmm? Hindi ka pa nakapunta sa ALS ni Sis Dailin? Ano po ba ako sa ALS niya pagka umaga? Ano umaga? Kapag ka ano, kapag ka rin ko, nag-ALS yun minsan lang ako mo. Nag-ALS ko siya ng umaga? Umaga. Kapag po. Siyempre, pag malalim ako, hindi ko namakamalim. Hindi ko natanggalin yung lahat. Magbubas ulit ako ng kamay. Kanina ko pagka ano, may kaunting dumimok, basta agwas ako ng ugas. Itong isa muna, asinan ko muna, no? Since ito konti lang naman, ito. Isang
teaspoon lang ilalagay ko. Kutsarita lang po ito, no? Ganyan lang. Pagdagan natin ng konti. Hindi ko na sinukat. Okay na to. Dali ko lang dito sa lagayan para wala na maraming pala. Tapos ano-ano ito para ma-absorb na yung asin. Ito hindi ko na halong mabuti. Ito nakikita nyo itong ano. Thank you, Sis Lobby. Ako ano na naman makindot ko dito. Ito kaya ito sinapinan ko ng kulay green, itong lamesa. Dahil nga pag ako nagbukas ng mga permeable, bumubulwak ganun, bumabaha, pumupunta dyan sa itong wooden kasi ito. Na pupunta dyan, baka mag-discoloration dahil nga, ano yun eh, yung acid din yun eh, yung lalabas sa mga fermented na yung mga ginagawa ko, magiging acid na siya. So, pag napunta dyan, parang masira yung, ano nga, kahoy. Tulad nung minsan nabukas ako ng ginawa ko ng fermented na mga vegetables, gusto talagang, akala ko sa sabo, buti na lang na ano ko pa agad. Nakalimutan ko lagyan ng sabog sa ilalim. Malagyan ng planggana. Para ko talaga sa sabog siya. Talagang gumanon, oh. Kasi pag hindi napasinaw yung mga yan, isabog talaga yung jar at pwede yung masabugan tayo sa mukha. Ano ka ito? Kung isa masikip. Wala akong malaki na cute panggana eh. Kabi ko muna ito. Tapos ito na. Umpisa na natin ito. Nakita nyo may ano po ito ginawa? Pang ano po ito ng tinapay? Ito pa yung mga kanya o. Oh. Mano niya dito. Nilagari ko ito para lang may pangganyan ako na magtasya dito sa bunga nga nito. Kasi ito, bumili na ako eh ng pang pangdikdik. Wala akong mga pang ano talaga, pickle packer yung tawag, na kahoy. Hindi ko alam kung saan mga kabili nyo, sa mga nagtitinda ng mga, hindi ko alam kung saan, yung mga nagagawa ng mga woodcrafts. Ito pang mashed potato ito eh, pag mag-mash ka ng potato, na ganyan. Ito pa siya ito dito. Ito. Diba, ito pa siya para bumili ng kasha eh. Para masiksik ko siya, pag nilagay dyan sa jar. Kaya dalawa ang pang ano ko, pang siksik ko ng sauerkraut. O kaya lalamasin ko na po, no? Gaganyan lang siya para mag-produce siya ng brine. Yung magiging katas niya, yun na rin yung pinaka-brine niya. Pwede rin pata hindi siya enough, yung katas nito para mag-submerge yung cabbage. Pwede magad tayo ng water or yung whey. Yung whey po na galing sa milk kefir. Wala na akong whey dyan, so hindi ko nalalagyan ng whey. Okay na itong water, itong magiging katas lang ito. Or magdadala ako ng kaunting water. Ganyan lang po siya. Nakakapagod. Masikip sa muscle. Kailangan malakas. Ay, malaki. Ayoko nung ay malaki. Medyo malaki ito. Kasi may hirap yan yung ano yun. Ay, ito. Sauerkraut ang tawag dito, mga sisi. Hello, Mami Pure! Sauerkraut, European na European food, fermented food. Kung may kimchi ang Korea,
ang Germany mayroong sauerkraut. Ito yung famous sa kanila, ang pagkain. Side dish. Thank you, Mami Piera, sa pagdala sa aking bahay. Pwede pa iba dito, mga... Ah, sis Loving, congratulations, ha? Monetize ka na pala. Ako minsan na ano kung pinag-usapan nila, yung sila, sis Gray, Gracie, saka sila Lynette, na pag-monetize ka na daw, may stress ka. Para mati-pressure ka kung ano yung upload mo na video, na yung mga content mo. Kailangan ma-ano mo yung... mayroon kang syempre kung wala kang views, wala kang upload, wala kang namang wala kang revenue. Parang sabi ko, parang hindi pa ako prepared sa ganyan na sana tulad ng iba, no? Hindi na nila kailangan i-promote yung kanilang mga upload na videos. Basta dadating na lang yung mga yung mga viewers. Sana ganun din tayo, no? Sana all. Sana kung malapit, nasa ibang bansa ka, Mami Pierre, di ba? Yung mga malalapit lang dito sa, sa amin, binibigyan ko talaga mga sisi. Narinigay ko. Yung mga may mga gut issues, binibigay ko lang sa kanila. Kasi nga, marami dito, marami akong ginagawa, na ganito minsan, pinapost ko dun sa group namin, ng mga acid reflux. Binibigay ko lang. Ayan, pa-continuous ako. Basta kailangan lang dito, madilis yung kamay natin. Hindi tayo dapat mag-introduce na kahit pa-continuous. Bad bacteria dito, kasi nga, masasira natin sa sauerkraut. Pagkakaamak siya, makikita niyo, maitim. Pagka marunig, kailangan din yung gagamitin natin na jar, malinis, sterilize. Ayun, kukunti na siya mga sisig. Nag-work out ako. Medyo hindi nangungulit ang pusa ko ay nagising. Kasi pag ganyan yan mining ko, nagising. Anak, bigyan mo kayo ng dry food. Sige, ano? Sige, Jim. Kaya. Kunin mo yung kainan niya dito, oh. Ayun, oh. Lali. Huwag kong dalhin. Huwag kong Diyan, hayaan mo siya. Mamaya, makita ako niya na may ginagawa ganito. Stumpuin ako niyan. Hayaan mo siya ng Hindi ako napapansin dito. Uha. Mayroon ko na natin na nandoon sa maliit na masamit pinto, oo. Yung gusto niya nasa kulay blue yata na, yung takip. Dito ako na hands para ugot. Ulit siya ng pusa ako, kapansin niyan. Paakyat talaga siya dito. Kumakain. Umakit siya dito sa babaw ng lamesa pag nakita niya may ginagawa ako. O kaya dyan sa likuran ko sa babaw ng rep, tapos bigla siya tatalong dito sa lamesa. Kailangan po maraming lumabas na latas.
na kailangan malulubog ito sa katas niya. O kung hindi man ito mag-produce ng maraming katas, pwede natin dagdagan ng tubig. Mga una kong ginawa na ng sauerkraut, wala pa akong ganito eh, na bowl. Ito na kasi yung pinakamalaki na bowl na nakita ko doon. Yung sa bilihan ng mga gamit sa kusina, ito na talaga yung pinakamalaking size na. Yung salad bowl yata yung tawag dito. Mas gusto ko ito kasi matibay ito. Kaysa dito, ito kaunting kalulog ito, basag ito eh. Makalakasan ko lang ang hindi mo ko dyan, babasag yan eh. Wala naman pong ibang nilalagay dito, ganito lang. Yung iba naman, nilalagay pa nila ng ibang mga sangka or... Gusto ko po kasi natural, so hindi ko na lalagay ng kahit ano. Asin lang talaga, yun lang. Mga friends ko na German, mga busy sila ngayon. Dahil Martes pa lang eh, busy sila, may mga trabaho. Kaya wala sila dito. Hindi nila ako masuportahan. Anak, i-share mo kay Mr. Googlin nito ano ko. Pag-i-share mo, anak. Sabi mo, ano manood sa akin. May friend ako na German na very supportive siya. Kung hindi siya busy. Sabi mo na kalay si Mami sa, ano, sa YouTube, sabi mo. I-share mo na kayo na lang. Yung wala pa ako na subscriber, wala pa talaga. Siya yung ano. Ala, naka-LS si Madam. Nakita ko notification ni Madam MC, naka-LS siya. Naka-ilang ako sa bako, anak. Din sa akin, din sa ano, sa monitor. Hello, Sis Danilin. Thank you, Sis. Naka-LS ni si Madam MC. Nakita ko dito sa notification eh. Salamat, Sis, ha? Naka-online ba si Mr. Bukulin? Oo, naka-online. Sabi mo, naka-online, naka-live ako sa ano. Salamat sa inyo mga sisa sa support. Sa iba, no, wala nang promote-promote ng channel, tapos basta na lang nagsisikot yung mga viewers, no? Sana all. Yung mga charity vloggers sa kanila, magaling lang, pero sa atin naman na hindi naman charity vloggers, yung mga reactionist, hindi naman natin kaya yung mga sisi, diba? Kasi nga, mahilang dibdib natin sa mga bashers. Si Madam MC lang ang sa atin. Hindi ko kaya yun. Hanggang nga na lang ako. Support lang ako sa kanila. Hanggang doon lang tayo sa chat box. Ano pa ko yung basher, taga-sipa, saka taga-sagot.
siya ngayon, mga sisi. Sino kaya nung, anong, nakacheck niya ng title ni Madam Marlene Chang? Kung anong title niya, sino bang ano nito? Hindi ko kasi pwedeng ilagay ito doon sa kanya eh, kasi nga naka-elis ako. Nakacheck niya sa iyo na. Wala sa notification. Punta ka sa kanya. Naka-elis ako pero gusto ko mag-marites. Mag-marites kay Madam, ano pa yun? Bako na, wala sa akin. Nakita po, sa kanya ba yun? Ikaw? Sa kanya ba talaga yun? Tingnan ko. Baka hindi yun, baka missionary lang siya. Naka-elis ba talaga siya? Nakita ko kasi dito eh. Maalit yung kamay ko, baka masira. Ano ba sabi dito? Hindi siya to, oh. Naka-elis siya na. Wala sa akin, hindi ko malabas. Siya yung nakita ko sa ano eh. Ay, hindi ko alam, nag-share lang yata siya. Hindi ko alam, nag-share lang si Buong, hindi ko alam. Tignan ko nga, ah. Pwede naman siguro ito. Tignan ko muna dito sa muli ka, lupa-lupa mo. Ay, si Sangkay, shinare niya pala. Upload ni Sangkay pala, hindi naman siya mismo. Buti na lang ako. Ha? Buti na lang ako. Kumain siya na? Oo. Upload pala ni Sangkay. Mamaya ko na panunuorin. Yung mga gusto ko ng mga vloggers sa aking community. Pati yung kay Kuya Bal ng mga ano, mga video. Sana yung iba naman na ano, yung hindi natin baka kagrupo. Mga hindi natin kagrupo. O yung mga hindi naman mga YouTubers. So napanoorin nila yung mga videos natin kahit 3 minutes lang, no? Kaya nga gusto ko talaga yung mag-upload ako ng video. Yung interesting talaga, yung may makukuha silang idea. Kasi hindi natin alam baka dumating yung araw. Kasi hindi yung mga video natin. Kasi siyempre yung mga vloggers na yun, nag-umpisa din sila sa tulad natin. Saka hindi lang naman yung iniisip natin yung revenue. Nakaka-enjoy din minsan, no? Enjoy din talaga. Parang pag may mga issues sa ano, talagang natuto rin ako mag-marites. Kung saan mayroong mga ano, pagka may issue, no? Pagkanta tayo kung saan-saan mag-marites. Basta hindi lang tayo mga away sa kanila, no? Kahit magka hindi nila nagugustuhan si Madam. Pumunta tayo sa mga LS ng iba, ng mga kalaban niya. Pero hindi tayo nang-away, hindi katulad ng iba. Pupunta sila sa LS Ibada, magbabash, hindi tayo ganun. Siyempre tayo, mga inaagob natin. Natin kaya yun. Sumali sa ano nila, na mag-content ng ganun.
ito na konti na lang siya, oh. Ano ko lang, nalabas ko na sa isang bowl. Dapat pala dalawa yung ganito ko. Mas gusto ko ito eh, kasi mababa, malaki siya na bowl, salad bowl na malaki siya, malaki yung kanyang lid. Tapos hindi ka malalim. Ito ang lalim. Napasa ni Mr. Google na na? Oo, nabilal. Sinabi mo na naka-NS ako? Pinabako pa yung lid. Kasi kung hindi mo na nakalagay ng message, na hindi niya i-click yun. Ganun sila na, ay, ayan siya. Hello! Hello, Mr. Gugulin. Good morning. Nanki Sean. Thank you for coming. Nakakaintindi siya ng English. Hi, sis again. Sis Galilin. Thank you. Nanki Sean. Ah, here, Gugulin. Smile, so proud. That is for my niece, Roy, Andere Esta. She's asking for sauerkraut because before even me, you know that I cannot appreciate this kind of food. Especially when Anditas sent it via big box of Deutschland. The taste is very unlikely, very unlikely. So I tried to make my own sauerkraut. Thank you so much. Karamihan kasi mga sisi sa mga German, hindi sila marunong mag-English, para din mga Japanese. Pero itong nandito na friend ko, marunong siya kasi, ano to eh, lawyer siya. Nag-retire lang siya ng maaga kasi may health issue din siya tulad ng sa akin. Na sa thyroid. Kaya maaga siya nag-retire sa kanyang pagiging lawyer sa Germany. Number one supporter ko ito, nung kukunti pa lang ang aking subscriber, talaga siya nagpupo sa akin. Ang sabi niya, ayusin ko rin mga, ano ko, mga upload ko, ganito ganyan. Kahit na parang, sabi ko, parang naman wala namang nanunod sa akin. Sabi niya, hindi. Hanggang pa nanunod sa akin, kahit dalawa lang yan, go pa lang. Kasi nga, ang purpose ko talaga, pakita lang naman sa mga naghihingi sa akin ng saka yung may mga acid reflux, yung mga nanihingi sa akin ng kefir grains, parang tutorial lang, kasi nga, parang hirap nila makaintindi, tanong ng tanong, bago na ako mag-reply sa messenger, gumawa ko ng video, in-upload ko sa YouTube, pag nagtatanong sila, isisend ko na lang yung link, sabi ko, ayan, napanoorin mo na lang yan. O paano, ang pag-inom, paano ginagawa, yun, ang purpose ng aking YouTube channel. Tapos nitong, lagi ako nagmamarites dito. Lagi ako nagmamarites dito sa Kalina, kay Kuya Bal. Nag-umpisa yun nung ano eh, kay Nula Damiana. Lagi kong pinapanood yung mga update sa kanya, yung mga in-upload na video. Isang taon na, no? Kasi nag-umpisa si Nula Damiana, parang, ano yun eh, February yata, or late January 2021, no? Yun, doon nag-start na, nag-follow ako dyan kay Kuya Van. Tapos, nunod ako ng mga video, tapos napunta ko dito kay Madam MC, sumali ako sa mga games. Tapos, pag nananalo ako, wala akong GCash account, tinatanong ako ni Muyo, tinatanong niya ako, sabi niya, kung saan ko daw kanino ko daw ibibigay. Yung napanalo na ako sa games, sabi ko, bahala ka na kung kanino gusto ibigay, bahala ka. Yun, tapos nung wala huli, tinatanong niya ako, gusto ka mag-sponsor? Sabi ko, ano eh, nag-iisip pa ako kasi nga, sabi ko mag-sponsor ako para maobliga ako.
Kaya ko ba yun? Ngayon, no, pag-December kasi, nung, bago pa, nung wala pong pandemic, no, pero hindi nag-lining ako sa dati pa, nasa ano rin ako, charity yung sa launch the children, kasi nasa ano rin ako sa network marketing. Ano, iniisip ko, sabi ko, mag-ibigay yata ako dyan, hindi na ako mayaman, hindi ako mag-sponsor. Tapos ito nga, kumbaga, itong aking YouTube channel, sana magkaroon ako ng revenue para yung kitain ko, yung ang i-share ko sa charity. Kasi di pang hirap ng buhay ngayon. Kahit yung mga may trabaho. Tapos sobrang mahal pa kayo nabilihin, no? Dahil nga dyan sa gyera sa ano? Yung gyera ng Ukraine sa kanang Russia, sobrang mahal ng gasolina. Ako, sabi ko, paano kaya yun? Hirap na nga yung mga tao dahil sa pandemic. Nagdaga na naman itong gulo na to. Lalo nagmalang yung bilihin. Ako, paano na kaya tayo nito, no? Sa mga darating pang araw, no? Kaka, ano na? Nakakapag-alala. Sobrang mahal ng gas, ng yun, ang diesel, basta yung mga, ano, mga oil products. At pati na rin damay-damay na pati mga, ano natin, yung mga bilhin, lahat na damay na. Siyempre, dahil yun yung sa mga pabrika, yun ang ginagamit, diba, yung mga gas, para mag-operate sila, kuryente, naku po, sobrang mahal ng kuryente natin ito. Ano na kaya itong ano natin? Ayun, nagkunti na. Siguro pagkunti na lang talaga siya, sasama ko na siya doon. Kasi nga, patiga ko na, lumabas na yung kanyang prime. Sariling katas. Pero kailangan lumubog ito sa prime. Ito po, hindi ito agad-agad kakainin. Mga 3 weeks pa, after 20 days or 3 weeks, saka lang po natin ito pwede kainin, kasi pag ito, ganito pa, wala pa siyang probiotics. Wala pa. Mga, ano pa ito, ilalagay ko muna dito sa, dyan, pakako ko lang siya dyan, ng mga 6 days, and then after 6 days, ilagay ko na siya sa rep. At ipadadala ko na doon sa nanini. Isama ko yung jar, pero sabihin ko sa kanya, ibalik niya yung jar. Dahil nga mahirap paghanap ng jar na yan. At yung original na mason jar, sobrang mahal. Eto, hindi ko, mason jar din siya. Pero hindi siya original na yung mason jar talaga ng mga pangalan. Mamahal nun. Sino yun, anak? Siguro kung nasa province lang ako, magtatanim talaga ako ng mga organic na mga gulay. Yung lalagyan mo lang ng pataba ng mga dahon-dahon. Ano ginagawa mo dyan, anak? Ay, nakalimutan ko na ganyan ang charger, sorry. Kasi diba nakaka syempre ng mga kabataan natin wala tayong pakialam kung ano na lang kakain natin, sige lang kain lang ng kain. Ngayon ko na realize na ang mga sakit natin makukuha natin sa mga kinakain natin, no? Kaya kailangan kainin natin ng mga healthy na pagkain hanggat maaari, puro gulay. Saka isda ang kainin natin. Yung isda, mas maganda yung salt water siya na hindi siya yung mga cultured. Kasi pag puro mga isda pinakain natin, tilapia naman sa kabang, saka yung mga salmon na cultured, ay wag yun. Para di tayong kumain ng ano ng pagkain ng mga puro chemicals, pag yun po ang kinain natin lagi, yung bangos, saka yung tilapia. Ito. Sa mga super health conscious talaga, ayaw nilang kumain yan. Sasabihin, huwag kang kakain yan. Dahil yan eh,
masama sa kalusugan. Yung bangus sa kayong tilapia, naku, okay lang yung bangus na ano, yung wild na bangus, yung hindi hinuli sa ano, hindi kinulong. Yung hindi hinuli sa mga baklad, baklad na tawag, yung, or fish at cage. Yung ano lang, yung, alam ko kasi bawal yung huli yung bangus na yun na nasa dagat talaga, na hindi siya nakatulong, bawal yun. May dumaan na kandidato yata. Pero yung mga bangus na pinapakain ng feeds, naku, sakay tilapia. Dati noong kung anong pagkain dyan ng mga karne, kung ano-ano mga, hindi, wala ko pakain, basta ako pakain. Ngayon ko lang na-realize na hindi pala ganun. Mas maganda kahit tayo ng maraming gulay, ugasan, hindi man siya organic, ugasan lang natin mabuti. Para matanggal yung mga harmful chemicals na nandyan. Kaya nga sa probinsya, ang ganda na magtanim tayo ng mga gulay. Sabihin natin tanim at hanggat pari huwag natin isprayhan or huwag natin lagi ng mga synthetic na mga fertilizer. Napatingin nga, napang ilang oras na ba yung ginawa ko? Malapit na po ito. Pag nilagay na kayo. Ha? 1:22. Pag si 6 o'clock na kayo. 6:30 na nak, ay 5:30 na nak, no? Ayan, 5:25. You have to mix it faster. Ah, sabi ni Mr. Googlein, kailangan na i-mix ko daw ng mabilis. Thank you! Thank you, Mr. Googlein, for your advice. I know that you know so much about making sauerkraut because this is your specialty in Germany. This is a German food. Thank you so much for your suggestion. Kailangan daw lang mabuti, mabilis. Thank you! Yung anak, nagko-comment siya. Yes, I will! And this one, I'm going to put it all together in one bowl. Because I don't like this bowl. It's very deep, and it seems like it's very easy to break. Unlike this bowl, this is durable and nice. Kailangan daw, i-mix ko daw ng mabilisan. Okay? Thank you. Siyempre, alam nila to dahil sa kanila to eh. Ayan, marami na siyang sabaw. Marami na siyang brine. Pero kailangan ko pa rin siyang ano-anoin nang dumami pa yung kanyang katas. Yan yung aking advisor. Kasi nga, marunong siya mag-English, tapos napaka-humble niya. Napaka-humble nito ni Mr. Googlein. Writer siya, author. At the Hamburg, Germany. Mayroon din siyang YouTube channel, kaya lang hindi active.
kilala ba? Siyempre, malinis na malinis ang kamay ko at hindi pa ako nagpapahaba ng kuko. My nails, it's very short. Ano ba, is or are? I don't like long nails. Kasi kapag mga bangko ko natin, mga sisi, mga friends, yan magtatago yung mga germs kahit anong hugas natin. Kaya ang kuko ko sobrang kubot na kubot talaga. Eh, lagi ako nasa kusina, nag-prepare ng pagkain, nagagawa ng mga fermented na mga ganito. Hindi naman pwedeng mag-clutch. Siguraduhin lang na malinis, hugas ng kamay. Ang hugas ko hanggang sa may siko. Kaya nga ano ko, lugot lagi ang mga kamay ko dahil walang effect yung lotion. Dahil mayat-maya, sayang lang, mayat-maya nagugas ako ng kamay. I think this is okay. I'm going to transfer the scabbage here in mason jar. Okay? Maghugas ulit ako ng kamay. This is the mason jar. I'm going to transfer here. Ano ba ito? Yung dikasyon na dito ko tiyara. Maganda sana dito kasi malaki yung litig niya. Ano ba ito? Tapos bago ko, kung ito naman, igaganyan ko. Diyos ko bago ko ito matapos, 50 years. Tingnan natin ah. Ito naman yung manilinis ko. Kasi kagagamit ko lang itong, ayan. Ayan, i-transfer ko na po, no? Tapos ko lang itong gamitin. Itong maliit na to. Ayan. Okay siya. Na placemat. Dito ko nalalaban. Ito, magkakalap na naman ako. Ayan, ito pala yung maganda niyang panglipat. Saka yung brine, ililipat ko dito. Eh, kasi sige natin, no? Ito, hindi ka siya. Ilagay ko dito. Ito yung bagay sa kanya. Ayan yun. Pag-siksik. Ayan, galing. Baka naman mabiyak itong ano? Mabiyak itong jar. Sobrang lakas. Ayan. Galing. Apat naman dyan ako na ganito. Yung dalawa, ginagamit ko sa pag-ferment ng milk kefir. Marami ako dyan, maliliit na jar. Hindi, ayoko yun kasi nga sumisingaw. Hindi yun pwede sa ganito.
tawag ko dito sa kahoy na to, pickle packer. Ano ko lang, ginawa ko lang ito. Sabi ko nga po kanina sa inyo, pang ano to, pang roller, ano to, yung pang ano ng bread, pagkagawa ka ng tinapay, pag magmamasa ka ng flour. Nilagari ko, pinaglagtsagaan ko kayong lagariin, pati siya yung dinay-stress sa akin sa paglagari ko nito. Parang natatakot siya na malagari yung legs ko. Tawag ako ng tawag kayo, hindi may video yun, hindi ko lang na-upload eh. Tagdagan natin. Hindi ko pa nga siya nilagyan ng ano, ng brine, pero nag, ano na siya, oh, kung saan siya nag, lumabas. Maganda rin kasi pag nag-prepare tayo sa kitchen natin, ito yung mga gamit natin, no? Ang sarap kaya, pag nasa kusina ka kahit na nakapagod, pag ito yung mga ingredients na gagamitin mo, pati yung mga equipment, sarap. Parang ma-enjoy mo kahit nakapagod. Ay, maapaw na. Maapaw. Bali na, magwasan ko na lang ito, ano? Tulang ito, nag-mamanitis. Si Michelle Japina at Chris Ulo rin. Ano yan, alam ko lahat bago ng ngayon. Nag-mamanitis ako dito sa GC. Kasi nakita ko yung mga si Madam. Hindi ko mamaya pa rin mawag ko yung mga ilis na ito. Siguro kaya yun. Excuse me, Mr. Google, I'm going to respond from this message. Excuse me for a while. Ayun, nasiksik ko na po ito. Nadagdagan ko siya. Nalagyan ko siya sa ibabaw ng mga dahon na tinanggal ko. Kasi kailangan po naka lubog ito mabuti sa brine. Nadagdagan ko lang ano dito. Itong brine niya. Ayan, nakalubog na siya. Magagawin ko, kukuha ko dito lang. Ito yung dahon na tinanggal ko kanina. Papatol ko lang dito sa ibabaw. Para lumubog siya yung mga natiga ko na cabbage. Nagdagat ko pa. Ito kung pagka-fermented na siya, pwede rin kainin ito. Kung gusto nyo. Ano ko yung nakita mo yung naitim, yung nalamog? Ano ko ito? Tapos para talagang lubog na lubog siya, lalagyan ko nito. Kasi kung pag
fermentation process, aapaw, parang aapaw siya. Ayan, tulad dito, ay aapaw ito. Kailangan ko may ano. Ayan. Aapaw ito sigurado. Bawasan ko itong sabaw ito. Bawasan ko ito. Aapaw ito eh. Ayan, okay na ito. Ayan. Saka kung may tatakpan ito, ito yung lid na tin. Ito po is, kahit hindi nyo ito palitan, ito lang pinapalitan, nabibili sa Shopee. Kasi once na nagamit na ito, hindi na siya pwedeng gamitin ulit, sabi nila. Or pwede rin takpan ito ng plastic na, oh, ayan, tumataas. Ay, hindi pwede ito. Ayan. Ilangan mo itong takpan ng ano. Ayan, tumataas. Hindi siya, ano pa siya. Tumataas, tumatalsik. Lumuag. Bakit kaya? Ayusin ko na lang po ito mamaya. Ayan, ganyan na siya. Oh. Nakasubmerge na siya mabuti. Tapos ito naman isalagyan natin. Eka. Ay, hindi pala marunig sa background. Secret pala ito kasi nasa GC namin eh. May pinag-usapan kami sa GC. Sa mga issue. Kanina. May mga ano dito eh. Kasi lang ayaw ko ba narinig nyo. Yung mga hindi involved at hindi naman ulit. Kung may nanonood dito na hindi naman part na kanina. Hindi naman namin ka-grupo. Yung talaga, no, lagi may mga controversies sa politics, pag artista, pag yan, YouTuber ka, yung mga issues. Mamaya ko ito papikinggan, mga sisi. Teka, balik na lang muna ako sa aking chat box. Sino ba itong mga lang? Forward ko kasi delay to game. Siksikin ko na pag konti pa. Ganda talaga pag may pang ganito pala oh. Talagang siksik na siksik siya. Hey guys, i-share ko lang ito doon sa napapagawa. Itong ano na to. Itong link nito ginagawa ko, sino nga ba yun? Ano ko nga, ano ba lumalabas sa ako? Talaga na sisiksik siya mabuti. Kung sino man nandito, nakagrupo ko, mamaya ko natitingnan yung ating convo sa GC. Interesting kasi eh. May kalimutulo. Misan itong cellphone ko nagreklamo na eh, sa kagagamit ko sa pag-video, sa pag-YouTube. Parang bumibigay na. Gusto ko itong pansiksik ko talaga. Di katulad ng hirap na hirap ako dahil wala akong ganito. Wala ako nito. Alam niyo po, inaantok ako. Kahit na nag-ano ako dito kasi nga, kagabi late na ako natulog. Tapos maaga ako nagising.
Pati ko si Madam. Ito nag-LS. Siyempre, magkakaiba tayo ng, ano, ng oras. Hirap din, no? Ay, konti na lang pala matitira dito. Parang sakto lang dito sa ano. Siguro yung isang maliit doon na jar na gamitin ko, paglalagyan ko pa siya ito. Maliit na jar. Ayusin ko ito kasi parang tumataas yung ano niya. Dahil nilagyan ko nga dito, tumataas. Ayun, sumara. So, ilalagay ako din mamaya. Ayun, kasya na pala. May matitira korte. Itong dalawa, doon pinibigay sa aking friend. Buwasan ko lang ang konti ng brine. Ayun, dito pa nga binibigay. Maapaw na. Okay lang umapaw siya. Wala siya umapaw. Basta siksikin ko siyang mabuti. Ayan. Okay na siguro yan. Okay na yan. Hanggang ko dito po. Po yan, talagang yan ay lahat ng gamit na yan bago ko gamitin. Kasi nga, nandiyan lang sila. Bago ko gamitin, inuwasan ko. Yan, ilagay na natin ito. Yan, parang tama lang ang brine ito. Pag umapaw, pero kung pang-aapaw ito eh, bawasan natin ng konti. Yan. Okay. Tapan na natin. Ah, ito hindi tumataas. Yung isa maluwag, papalitan ko na lang mamaya ng ganito. Actually, pwede na itong pick-upin. Pa-pick up ko na doon kay Sisi. Bukas. Kung gusto niya, siya na lang mag-ano doon. Hindi niya pa naman yan na makain. Ilipat ko dito. Ilipat ko dito. Bago mo lang dito. Dito na lang ito. Okay na lang naman. Ito na yung matitira. Medyo masabaw na ito natira na ito para gamit ang punitong kutsara. Mabigat itong ano na ito. Mabigat. Baka matapon. Kawasan ko dito. Alam niyo na, antok ako kasi 4 hours lang yata ako napunod or mga ganun, pag-gabi. Tapos itong pusa ako, nag-iingay.
kasi mga paaga, mga 5 o'clock, gumigising ako kasi nga nanghuli ng ipis. Ganyan yan eh, kung may ginawa siya ng ano, nagigising yan. Para ibalita yung may ibibigay siya sa akin. Ako po. Buti na lang yung lang ang ano, ang nandito, yan hinuli niya sa likod. Pagising ko yung mga lagay ng sabon, ng mga paglinis sa ano, paglinis sa CR, naka, kung saan saan nakalagay na naman, dahil nabuli siyang ipis. Nakakatuwa lang talaga pag nailaga kang ganito. Kukulit na kung saan. Puyat na puyat, ayan, tumulog-tumulog. Buti marunong kasama. Hindi lang ang gusto ko sa akin. Babawasan ko ito ng brine kasi nga ako ko. Saka hindi ko pa na ano, hindi ko pa na siksik. Okay. Siksik natin. Ayan, ako siya. Hindi ko pa magasiksik. Bawasan natin. Bakit siksikin ang ganyan? Ayan. Dami niyang brine na natira. Ayan, itama-tama lang yung brine na yan. Mas maganda po na hindi na tayo magdagdag ng tubig. Maaari. Kasi, matubig talaga itong ano, ang defolio. Okay na ito. Hindi ko na kailangan siksikin mabuti. Lagyan ko na lang ito. Meron pa ako yung jelly jar. Nabasa ko na rin yung kanina kasi naapat yung binabasa ko. Ngayon ako ah. Buti na wala rin pati ng lalamunan ko, sobrang pati talaga kanina. Parang nahigad. Ayan. Ay, thank you. Natapos na ako. Ano ba isa ako? Ayan, isa ako. Kailangan palagyan natin ng sinker para din lubog siya mabuti. Hindi pwede hindi. Kasi lumulutang siya eh. Ayan. Okay? Maraming salamat at natapos ko na. Ito pang aking ginawa na Chosen Friends, maraming salamat. Ito hindi ko na magagamit. Saka ito. Malinis yan. Iinom muna ako. Nauubaw ako eh. Thank you so much sa inyo sa pag-sama niyo sa akin sa paggawa ng sauerkraut. Dr. Sean, may nililig ko rin de. I hope that you're still there, Mr. Googlin. Maraming salamat, mga sisi. Natapos ko na ang aking sauerkraut. At bukas pwede na itong pick-up ni sis. Yung sis na nagpapagawa sa akin ito, itong pick-up niya na sa rider. At wala kong nabili na violet, yung purple cabbage. Walang available, so ito na lang. Same lang naman sis ang magiging result niya. Yun nga lang, mas ang advantage naman ng purple na cabbage, ano siya, yung may antioxidant. Kasi di ba yung mga colorful na mga vegetables, sabi nila, ano ba, yung mayaman sa antioxidant. Tulad ng beetroot, ng carrots, at yung purple cabbage, yung red radish. So, walang available. Ito na lang ginawa ko, yung green na cabbage. At sa mga nagtamsak at nag-stay dito sa akin, ang
sa kasalukuyang oras na to. Thank you so much sa inyo lahat. And I hope to see you again sa mga susunitong LS at sa mga upload na video. I need your support para po makagain ako ng watch hours. And I hope yung mga friends ko na sa Facebook din panoorin yung aking video. At if ever na kahit magkaroon tayo ng control revenue, share ko rin sa iba. At kung naman talaga ang purpose itong aking YouTube channel. Although aking hobby, hindi siya supportive sa akin sa pag-YouTube dahil hindi na siya naniniwala sa mga sinasabi ko na may magkakamera ko ng revenue if ever na mag marami akong views sa ka-watch hours. Sana mangyari. Kahit konti lang, masaya na ako. At sa mga kasamahan ko sa KGGI, for the first time yung mention ko dito, KGGI, Girl Lakes Team. Maraming salamat mga sisi, may puro naman tayo mga girl dyan. Meron din yata ang dalawa na lalaki. Thank you so much sa inyo sis, sisi, and friends. See you again next time. Thank you for watching. God bless. Ciao. And sa mga gusto po, kung may makakapanood ba nito na may mga issue, makakalimutan ko, may gut issue, kung gusto nyo ng grace, milk care grace, bibigyan ko po kayo ng libre. At kung gusto nyo ng probiotics, ng mga hindi nyo kayang gumawa, pwede pa akong gumawa para sa inyo. Hindi naman po ito yung business talaga na pagkakapitaan ko hindi po. Kumbaga, babayaran nyo lang kung magkano lang yung ginastos ko, ganun lang. Hindi na kailangan na magbayad ng sobrang mahal. Nalito po mga ito kung bibili nyo sa mga supermarket. Mahal po ito. Ako na nagsasabi, mahal po. Itong isang ganito, ito, kung bibili nyo ito sa supermarket, baka mga 500 pesos. Ito, 1 liter ang size ng jar na ito. 500 or mas mahal pa. Kasi yung maliliit lang, tas maliit pa dito na jar, nakita ko sa SM niya tayo. Maliit pa dito na jar, nasa 200 plus. So, siguro itong ganito na 1 liter siya, mga more than 500 pesos. Kasi nga, hindi ito gaano alam dito, ang mga mostly kumakain dito, mga foreigners, sa kanyang makakalam ng sauerkraut, at yung mga health or gut issues. Okay? Thank you so much! Have a nice day! Bye! Anak, pakiop naman anak, please. Para makapagipit na ako. Ang tayo 13 pounds, ha? Thank you.